Angel Sia, mga guro at kasamahan sa ating paaralan, mga magulang at mga batang magsisipagtapos, at sa lahat ng ating mga panauhin, magandang hapon sa inyong lahat. Ang ating pong panauhin at tagapagsalita sa araw na ito ay tunay na sa atin dahil siya ay tubong biyanuan kasiguran Aurora. Ipinanganak noong December 16, 1987. Siya ay anak ni Ginoong Rodrigo Tito Reina at Ginang Yolanda Tito Reina. Katulad ninyo, mga bata, natapos niya ang elementarya sa aking paaralan, ang Bienwan Elementary School taong 1999 ng may karamalan, at sekundarya sa Kasiguran National High School taong 2005. Ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa University of Baguio at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Nursing at natapos ito taong 2009. Siya ay nagtrabaho bilang staff nurse sa Kasiguran District Hospital mula May 2010 hanggang April 2013. Siya din po ay naging OFW sa Nursini General Medical Complex, Saudi Arabia, bilang staff nurse sa loob ng 6 na taon. Mula October 15, 2021 hanggang sa kasabukuyan, siya po ay isa sa ating mga buhay na bayani, pandemic frontliner, anti-COVID vaccinator ng ating Department of Health. Ikinarana na po kong ipakilala sa inyo ang ating panauhin na tagapagsalita. Atin po siyang pakinggan, Lynn Rose A. Torreño. Nagsipag
para makasabay sa tinatawag na new normal, dulot ng pandemic. Sa nagkaon-taon, lahat tayo, buong mundo, sinubok at naapektuhan ng pandemic. At ngayon, marapat lamang batiin po natin ang ating mga sarili dahil sama-sama tayong nakatawid at may kakayahang magpatuloy tulong sa ating magandang pinag-uusapan. Batiin po natin ang ating sarili sa pamamagitan po ng palakpak. Salamat po. Ang ating team sa okasyong ito, graduate ng 8-12, nasipag sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Alam niyo po, maswerte kayo kasi kahit na may pandemic, kahit napansamantala, natigil ang face-to-face classes, eh meron na lang doon naging paraan para maging tuloy-tuloy ang inyong pag-aaral. At yun nga po, nagkaroon ng online classes para tuloy-tuloy ang learnings, basta sipagan at tiyaga lang. Graduates, naniniwala ako na magkakaintindihan tayo. Bumali ako ng graduation na pinuhan. Dapat yan kasabi ko lang. Mga kabataan, naniniwala, mga kabataan, marami pa kayo nakainibigas. Mahaba-haba pa ang inyong katahaking landas. Sana kayong pala sa inyong mga edad, marunong na kayo mag-focus sa mahalagang bagay. Huwag puro cellphone. Huwag puro selfie. Kung gawain mo kayo naman, yungan. Mga keyboard warriors, ML dito, ML doon. Mga aktibo sa pagtutok sa Facebook. At inspirasyon, lalong-lalo na po ang aking mga magulang. Sinuportahan nila ako ng kanilang buong kaya. Kaya naman, noong ako'y unang nagkasweldo. Naalala ko na noon, ang sweldo ko namin nakalagay sa bank envelope. Pagkakuha ko po, iniabot ko sa aking nanay, sabi ko, "Ma, para sa'yo." Sabi sa akin, "Anak ko, sa akin kay papa." Iniabot ko po sa tatay ko, "Sabi ko pa, para sa'yo." Sabi ko, "Papa, ano po?" Umiti lang ako. Sabi ko sa niya, alam niyo po, ang sarap sa pakiramdam na makita na masaya yung magulang niyo sa kunting bagay na ibinigay mo sa kanya. Alam niyo po kasi ang ating sahod, ito yung isang maliit na representante na tayo ay may nalaking sa buhay. Yung po kasi yung bunga ng ating pinagpapaguran araw-araw, yung po yung ganti sa atin at napakasarap po ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, lalo na po sa ating mga mahal na magulang. Hindi ko na po iisa-isahin pa, napakabukas na po tayo matapos nito. Babanggitin ko na lamang po kung ano ang attitude at character na hanggang ngayon ay taglay po. Una po, pagsunod sa magulang. Mga kabataan, maging masunurin po tayo sa ating mga magulang. Para sana na maging lamastaran. Alam niyo po kapag masunurin kayo sa inyong mga magulang, sunod-sunod po ang pagpapala at bibigay sa inyo ng mga kapatid. Totoo po yan. Siyempre po, pangalawa, mananampalataya. Huwag na huwag po natin kalilimutan ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat, Siya ang nagbibigay ng ating buhay at lakas. At Siya lamang po ang makapagbibigay ng pangangailangan para sa atin na hindi kaya ibigay ng tao. Sunod po, maging simple po tayo sa buhay. Marespeto sa ating kapwa. Huwag po tayong maging feeling entitled. Ano po yun? Mga feeling entitled. Punta sa isang lugar, alam ako ng ganito. Kailangan magting servisyo niyo. Tama po ba yun? Mali po yun. Kailangan. Magpakumbaba lang tayo lagi. Huwag natin ilagay sa ulo natin kung anong natamalaking karangalan sa mundo ito. Huwag din po tayong maging maiinitin at huwag maging judgmental.
marami na pong nagtatanong dyan. Humility, o kababa ang loob. Bantayan mo natin ang ating mga puso. Kasi, makuha mo man ang lahat dito sa daigdig, karangalan, kayamanan, kasikatan. Kung ang puso mo naman ay fresh pa, sabihin ka ng pusit. Ex ka po. Diba nga po, may kasabihan tayo? Ang nagpapakataas ay binababa. Ang nagpapakababa ay siya itinataas. Huwag din po natin kalimutan sa buhay natin ang dalawang magic words na powerful. Ano po yun? Simple lang. Ang salitang salamat at sorry. Dapat po, lagi natin sa puso yung salita niyan. Salamat at sorry. Kasi tao tayo. Madalas, hindi namin sinasadya, nagkakamali tayo. Hindi yung nakatabi ka ng classmate mo, nakatabi ka na sila ka na ng kusino, e parang wala lang sa'yo. Ba't pong gano'n? Baka paglabas mo ng gate, mamaya biglang magdilim yung paningin mo. O diba? Next mo ka klase, o pakaibang kasingan mo dyan, sige ko ako, wala mo ang sumo. Diba? Ba't pong gano'n ha? Kailangan kapag karamdaman natin, parang yung mali. Sorry kaya ako. Madali ako nang sabihin sa mga sumo. Kasi po yung salamat at sorry ay mga gamot pula. At panghuli po, punctuality. Mayroon din po tayong isa pang kasabihan. Daig ng maaga ang masipan. May naibili po akong kwento tungkol dito. Kung college po ako, during our examination day, night of luck, ang floor po noon, ninth floor. Karamihan sa amin, 8 o'clock, nandun na sa school, nandun na kami sa ninth floor. Siyempre, para mag-refresh kami, para mag-review, para tingnan ko yung mga gamit na namin ay okay sa exam, tulad ng ID, at sa proud parents and mga teachers po. At sa iba, huwag po kayong mag-alala kung sa ngayon, wala tayong medalya o ribbon. Huwag po kayong mawala ng saya at pag-asa sa buhay. Baka po, hindi pa ng panahon para kayo ay mag-shine. Ako po, typical na estudyante din naman yung aking panahon. Nakapasama rin naman ko ako sa top 10, pero tinatawag lang sa stage ng top 5. Hindi ko po dinibdib yun. Nagpatuloy lang ako magsikap at noong kumuha po ako ng nursing licensure board examination noong 2010. Sa awa ko ng Diyos, taikiwan ko lang. Ganun lang po talaga ang buhay minsan. Sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather, weather lang. Weather, weather lang. Salamat po, nakatinig ko yun. Basta mahalaga, manatili tayong mabuting tao. Manatili tayong tahimik na maghintay ng mga bagay na para sa atin. Sana po ay may natatandaan kayo sa lahat ng aking sinabi. Meron po ba? Meron! Kasi nung wala po, papalit tayo lahat dito bukas. Same outfit. Muli po, maraming salamat sa lahat at magandang hapon po. Kaya isa pong palakpak pa! Alas kay Ma'am. Ayan, alam ko you were inspired and motivated to pursue and reach your goal.